Hi guys, Jasmine Lins here. Wala talaga sa plano itong pagba-vlog ko. Wala din sa plano yung pagja-Jollibee ko. Kasi bibili sana ako ng pangsinigang na salmon. Pero oo, nakabili naman ako pero nagutom ako kasi hindi ako ng breakfast sa bahay. And now it's almost 2 o'clock in the afternoon. So nagutom ako, duman ako ng Jollibee kasi malapit lang sa Jollibee. Tapos tinawagan ko si Amid's Traveler kasi gusto ko sana siyang ayayain mag Jollibee. E nasa trabaho pa pala siya hanggang alas 3. So sabi ko na doon na lang tayo magluto ng sinigang sa bahay mo kasi since hindi naman siya kumakain ng karne. So timing na hindi siya kumakain ng ibang karne. Chicken and then fish, seafood. And then, so timing na salmon yung binili ko. So, doon kami magluluto sa kanila. Pero, kailangan ko pa siyang antayin kasi alas 3 pa nga siya. I think it's already 1:45. So, meron pa ako isang oras na maglakad-lakad dito. So, nagutom ako. Pagdating ko sa Jollibee, ang haba ng pila, oh my God! Ang puno-puno, so wala akong maupuan. So ang ginawa ko, kasi nagutom na ako, pina-take out ko, and then dito na lang ako sa sasakyan kakain. Tapos maya-maya maglibot-libot muna ako kasi baka makakita, makahanap ako ng kangkong. Yun na lang ang isahog ko sa sinigang. So here, pakita ko sa iyo, kumakain ako tapos na-remember ko, ay gusto ko mag-vlog. So here, ito yung Jollibee ko. Kasi paborito ko yung burger steak at saka yung chicken nila. So kumuha ako ng burger steak with rice. Then din ako ng one bucket of chicken. Dito, $15 something. So 6 pieces para dalhin ko doon kina Amid's Traveler. Puro siya spicy guys kasi mahilig kami sa spicy. Nakalimutan ko nga humingi ng hot sauce. Meron sana tong hot sauce. So ito na guys, pasensya na, kumain na ako kanina tsaka ko pa na remember, ay sarap sana mag vlog. Oh sige, ito na yung Jollibee ko. Kinain ko na yung isang burger steak tapos yung chicken. Ayan. Tapos nag order din ako ng instead na soda, ito ang famous na pineapple juice ng Jollibee. Mukbang tayo sa sasakyan guys. Ganito lang ako ka cowboy. Pwede na ako sa sasakyan kumain. Ganyan lang. Gusto ko ng gravy. Sinasabaw ko yung gravy sa guys. Sorry. Sinasabaw ko yung gravy sa rice ko. Gustong gusto ko yun ng ganun. Pardon. Sarap-sarap ng Jollibee. Yan, sinasahog ko yung sabaw. Yung Jollibee. Ginagawa kong sabaw ang gravy, guys. Yan, gravy. Oops! Rag ko. Tumulo sa ko. Nag-spill tuloy dito sa sasakyan. Sorry. Ay, ako. Napakadugyot. Char. Ganito lang talaga ako, guys. Pwede na ako sa sasakyan kumakain. Kasi ayoko magbit-bit doon ng pagkain-pagkain sa loob. May parang food court naman sila pero ayoko magbit-bit na ng pagkain kasi isang bucket tong Jollibee, yung chicken. Bit-bit-bit-bit tapos pagpunta ko dun sa grocery, bit-bit ko na naman yun. Ay, kasi malayo lang kasi ang parkingan ko, ang dami-daming tao, Sunday kasi. Pag Sunday ganito. Pahirapan sa parking dito. Magbumukbang tayo na parang gutom na gutom. Obvious naman na gutom na gutom.
Jabi. Na-miss ko talaga tong Jabi, guys. Pag ano, pag nung bagong bukas ito nung September. Ibang lasa yung chicken nila. Actually, pumunta kami nung noon ni Ahmed's Traveler. Pumunta kami ng Winnipeg just to eat Jollibee there. Imaginin mo yung lumipad kami sa airplane. Nag-airplane kami papuntang Winnipeg para lang mag-Jollibee. As in. Pero, na-disappoint ako that time, guys. Kasi, yung Jollibee nila, yung chicken joy nila, parang ibang lasa. Parang mas masarap pa yung Popeyes dito. So, kung hindi naman ganito yung naalala ko na lasa ng Jollibee sa Pilipinas, masarap yun. So, yun. Tapos, nung nag-open nga dito sa Calgary nung September ba yun? September 20 yata. Ang haba ng pila, Diyos ko. May tent pa. So, pinaabot ko muna ng ano, December. Bago ako pumunta. Tapos yun, natikman ko yung Jollibee, yung chicken lang. Hindi talaga masarap, guys. Kagaya nung sa Winnipeg. Ewan ko, kaya nung ano, hesitant ako nung Pasko kasi nag-Jollibee lang kami nung Pasko. Hesitant ako kasi sabi ko, hindi naman masarap yung chicken nila, parang wala lang din. So yun, natikman ko yung chicken nung Pasko. Sumarap na, pagkagaya na sa Pilipinas, siguro may naglikramo. Na gayahin talaga yung ano doon sa Pilipinas. Kasi nagaano sila, baka hindi magustuhan ng ibang lahi dito kasi nga, diba iba yung lasa, medyo maalat-alat tayo. So kaya siguro yung Jollibee dito parang inano din nila in between Filipino and ibang lahi na taste. So ngayon, niretain na siguro nila. Ganito na siya, guys. Ganito kaanghang sa Pilipinas, ganito. Ito yung na-remember ko na lasa ng Jollibee. Ang saya-saya na. Ang sarap-sarap. Bida ang saya talaga sa Jollibee, ha? I can't wait na kasi gutom na ako. Pagdating doon kayo na Ahmed's mamaya, magluluto ba? I'm so hungry as in. Kaya yun, hindi ko nahinintay ang sinigang. Mamayang gabi na naman yun, pang dinner siguro. Hopefully makaano kami ni Ahmed's. Makakulab kami ng mukbang. Kung mag-LS siya mamaya, sabihin ko sa kanya, mag-LS ka, kakain tayo, magmumukbang tayo. Siya pa kasi pwede mag-LS kasi ako hindi pa ako nang umabot ng 400. Nasa 50 plus pa lang ang subscribers ko, guys. So, please naman, dikit-dikit naman tayo. Kung pwede, mag-subscribe. Jollibee. Bilis kong kumain. Ko
Papa ko yung isda. Paparinig ko siya, sorry. Paparinig ko siya kung gaano siya ka-crispy. Kuha ako dito sa aking mahiwagang baul. Gusto ko ng drumstick. Kulaman lang drumstick binigay. Puro big parts. Ang sarap-sarap naman sa Jollibee. Big parts lahat. Tapos konting gravy. Gravylicious. Amoy delicious. Sinipon ako ay ayan yan, spicy siya guys, spicy ang aming Jollibee. Marinig niyo kung kano siya ka crunchy. Yan ay baby pa guys. Yan. Jollibee. Sana klaro na po focus yung ano ko. Nawawala yung lipstick mo pag ganito kasarap. Grabe ng extra rice ako pero hindi ko na nabuksan ng isang rice. Busog na ako. Linisin natin ang buto. Parang aso. So good. Hindi lang dahil sa gutom ako, pero masarap talaga ang Jollibee. Lasang Pilipinas talaga. So yun guys. Yun lang ang mukbang natin. Baka mamaya makamukbang pa kami ni Edge. Ni Amid's Traveler. So thank you for watching. Please like and subscribe and hit the notification button para updated kayo pag may bago akong videos. Thank you so much for watching guys. See you again later or next video. Bye.